Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C. T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, gaya sa larong tagu-taguan, ilang buwan nang taya ang ating kapulisang hindi mahanap-hanap si Pastor Apollo Kibuloy ng grupong Kingdom of Jesus Christ. Hinihinalang nagtatago siya sa compound ng grupo sa Davao. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas mula noong ibinalita ng Philippine National Police, PNP, na gamit ang isang life detection device na tuklasan nilang may mga heartbeat sa ilalim ng compound. Sa mga hindi nakakaalala kung bakit ito nangyari, si Kibuloy ay wanted po sa Estados Unidos at sa ating bansa dahil nga sa mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Sa kabila nito, kapanalig, patuloy pa rin ang pagsuporta at pagprotekta kay Kibuloy ng mga tagasunod niya. Nag-rally sila sa highway papunta sa compound upang pigilan ang mga pulis. Inakusahan ng ilan sa kanila ang mga pulis na nananakit. Agad itong pinabulaanan ng PNP at sinabing may video na nagpapakitang ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang nagsakitan at inisisi lamang nila ito sa mga pulis. May mga nagsilbing human barricade at nagbantay sa paligid ng compound. Umabot sa puntong may nasawing miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Pero hindi dahil sa karahasan, kundi dahil ilang araw na siyang pagod at puyat sa kababantay. Kapanalig, bilang leader, tungkulin ni Kibuloy na paglingkuran ang kanyang mga tagasunod. Kagaya ito ng sinabi sa Marcos 10:43-44, ang sinuman na nais maging dakila ay dapat maging lingkod, at ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Paano niya ito na isasabuhay bilang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ kung siya po mismo ay nakatago at nagtatago? Maraming obserbasyong nagsasabi na napaniwala raw ni Kibuloy ang kanyang mga tagsunod na ang mga sexual acts na ginagawa ng kanilang mga leader, pagkatrabaho ng walang kulang sahod at pagsinungaling upang makapanlimos ng perang ibibigay sa kanilang simbahan ay mga paraan ng pagpupuri sa Diyos. May mga nagsasabi ring na breadwash ang kanyang mga tagasunod na umabot na sa puntong parang wala silang pakialam sa kanilang dignidad. Ebidensya nito ang patuloy na pagprotekta nila kay Kibuloy sa halip na sa mga inabuso at mga hindi pagpapahalaga sa kaligtasan ng mga nagsisilbing human shield. Kaya kapanalig, hindi lamang nangyayari sa mga grupong pangrelihiyon ang ganitong bagay. Malawakan din nating makikita sa politika ang mga tinatawag na blind followers o yung mga tagasunod na pinaniniwalaan at ginagawa ang lahat ng sabihin ng kanilang leader nang walang pagquestion. Wala silang nakikitang mali sa mga sinasabi at ginagawa ng kinikilala nilang mga leader kuno. Sinasamantala naman ito ng mga leader nila na sakim sa kapangyarihan, yaman, at inuuna ang personal na interes, imbis na interes ng kanilang mga dapat paglingkuran. Hamon din ito sa ating simbahang Katolika. Kaya mga kapanalig, gaya ng sabi ni Pope Francis sa isang mensahe noong 2014, ang tunay na leader ay naglilingkod sa iba. Huwad na leader ang mga nagsusulong ng sarili nilang kagustuhan. Maging paalaala sana ito sa mga leader sa anumang larangan, sa politika, sa relihiyon, sa mga negosyo at iba pa, maging sa ating komunidad at pamilya. Tayo naman ay dapat maging mapanuri sa mga sinasabi at ipinagagawa sa atin ng mga sinusundan nating mga leader. Ang tunay na leader, kapanalig, ay servant. Yan po ang tunay na leader, no? Sabi nga ni Pope Francis, authentic power is service. Kung ang kapangyarihan, otoridad, impluensya ng isang leader ay dapat ginagamit hindi pang sarili, kung hindi paglilingkod sa ikabubuti ng lahat. Sumainyo ang katotohanan.
Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. T. Pascual. Veritas Editorial.